pala tayo napapasukan eh, na maraming droga eh. Dahil you allowed the X-ray to be operated by a private company owned by the Davao Group. So before I answer that, I would like to further express the commissioner. You answer me first. Mr. Pedron, we're just talking about an X-ray. Yes sir, I'm talking about the X-ray that will pass through the private property or the private corporation. Don't give me that bullshit, no? Alam mo, hindi makatotohanan yung sinasabi mo eh. Papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel. Or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars. Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, na involved yan siya. Si Mayor Rodrigo Roa Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Congressman Dan Fernandez, na painom ng tubig sa inamin ni Commissioner Faeldon, dawit sa drug si Duterte at Senator Bongo. Nagsalita na si Las Cañas at Trilenis. Ayon sa nakalap nating impormasyon, huli na si Senator Bongo. Binulgar na lahat na siya ni Las Cañas at Trilanes kung papano sila nakikipagsabwatan ni Duterte sa mga drug lord. Nabulgar na totoo papel niya sa DDS, pero ang talagang gumulat na impormasyon sa Quadcom. Kung paano nakapasok kay Commissioner Faeldo ng drugs na painom ng tubig si Congressman Dan Fernandez. Tara panoorin natin. Commissioner Nick Faeldon, do you know about this issue, about the designated examination area wherein a private corporation sa pangalan ng Golden Sun Cargo Examination Services Corporation owns the X-ray na ginagamit doon po sa mga containers na lumalabas galing sa custom? Do you know about this? Yes, Your Honor. In fact, in Mindanao, there are two cases of similarly situated, one in Davao and one in Cagayan de Oro. During my time, I vehemently questioned why X-rays were conducted outside the customs property. In fact, in Davao, it's across the street. And Davao was at that time under litigation because there's an issue of whether or not the X-ray has to be conducted in that private property. So that cases was dragged until I think what's finally the custom won that the X-ray to be conducted in that private property will be stopped. As far as that Cagayan de Oro is concerned, I know about it. I asked our legal department why that one was approved in 2012, because when I assume it's already there, contracts were already signed, and I think it's not the commissioner who signed it. I think it's higher authority who signed the contract. So I tried to ask our legal to... Who is the highest authority in here, Mr. Pedro? I am not sure whether it's just the commissioner who signed it, but definitely it's... Who was the commissioner who signed it? 2012, sir. So yes, that's I assume in 2016. But during your time that you were already the commissioner, you have the power to cancel the contract because it is a sovereign function. Meaning ang X-ray sa isang designated examination area, ang nag-handle niyan is government. It should not be private corporation, di ba? Isipin mo, private corporation mag-handle ng mga imported goods na nanggagaling sa ibang bansa. At kung gano'n ang sitwasyon natin, talaga makakapasok
Yung mga illegal drugs. Now, ang tanong ko sa iyo, Commissioner Paldon, sino ang may-ari ng Golden Sand Cargo Examination Services Corporation? So before I answer that, I would like to further express the commissioner. You answer me first. A while ago you were telling us that you made an investigation on this matter. So if you have done some investigation on this matter, surely you know who to investigate. Now, ang tanong ko sa iyo, sino ang may-ari ng Golden Sand Cargo Examination Services Corporation? I don't remember the name at that time, but this is the problem of the X-ray, sir. It's not only the areas where the X-rays are conducted. Excuse me, malalayo tayo. Hindi mo kilala si Mr. Dennis Uy? In 2016, I assume it. I know Dennis Uy. Yes, I know that they own this company. I wasn't brief about the ownership. By the investigation I asked to be conducted, Your Honor. Sir, we have to remind you, both of you, that you are under oath, no? Napakalaki po ng kumpanyang to. At kayo po, namamahala ng mga imported goods na dumadaan sa ating mga ports sa buong bansa. At itong port na to sa Tagaloan, ang X-ray nasa labas ng custom, tinahawakan ng isang pribadong kumpanya, which is against the sovereign function of putting this X-ray in the hands of the government. Kaya pala tayo napapasukan na maraming droga dahil you allowed the X-ray to be operated by a private company owned by the Davao Group. Andito sa SSEC, kung sino man mga ari, Noel B. Taoho, isang politician sa Davao City, Cherilyn Uy, Davao City, Ramon Edison Batapan, Davao City, Socorro Agreso, Davao City. They owned this private corporation that operated this designated examination area outside the premises of the government. Mr. Chairman, don't you think it's problematic that you did not do something when you were the commissioner of the custom? But both of you, tell me. Sige, Commissioner Paldon. I tried, Mr. Chair, but I seen a bigger problem than that, if I may be given a... Sure, surely, go ahead. Not just the examination area is problematic. I find it also problematic that the contract of the X-ray entered into between the Philippine government and a Chinese supplier. It is the Chinese supplier who maintains the X-ray machines. So pag nasira, it is the Chinese supplier who repairs it and everything. So it makes it very impossible for customs to really... Mr. Paldon, we're just talking about an X-ray? Yes, sir. I'm talking about the X-ray. That will pass through the private property or the private corporation. Don't give me that bullshit, no? Alam mo, hindi makatotohanan yung sinasabi mo, eh. What I'm trying to point out here, Mr. Chairman, is that you allowed a private corporation to manage a sovereign function that belongs exclusively to the government. And yung ginawa po ninyo is dereliction of your duty, that you have taken your oath to protect the interest of the government. And what is the interest of the government? Di ba? Na malaman natin kung ano yung mga pumapasok sa ating teritoryo. E paano natin malalaman ang pumapasok sa ating teritoryo na kung ang X-ray natin ay being managed outside the custom? Yun ang sinasabi ko, Mr. Rafael Don. Di ba? Sana po, you have done something
Did you tell this to the president during that time? Sinabi niyo po ba na may problema yung ating X-ray na naandun sa labas ng costume? Lahat ng ating mga container, dun dadaan, paglabas ng costume, saka mo pa lamang siya i-X-ray? It doesn't make sense any, Mr. Paildon, Commissioner La Peña. Would you agree with me that it doesn't make sense? Yes, Mr. Chair. In fact, I said that I made a study of the operations of customs on the outset. And then one of those that I saw is the improvement of or the operation of the X-ray. And in fact, I have made the recommendation for the purchase of X-ray and training of technicians. And one of those that that even helped me is Mr. Ramon Ang, who will donate this X-ray machines. And he said that I will provide the personnel, will just train. Okay. So that was on the way. And I was just overtaken by events because of the magnetic lifter. Okay. Sir, did you tell this to the president that we have, the former president? Because alam natin na nasa labas yung X-ray eh. And being managed by the Golden Sun, owned by Mr. Dennis Uy. So ngayon, sinabi ba natin sa presidente na, sir, hindi pa pwede ang X-ray na sa labas kasi function po yan ng ating estado. Sinabi niyo po ba sa former president? Mr. Chair, I did not tell the president, but we were on the work. As I've said, even Mr. Ramon Ang was... No. What I'm trying to ask you, did you tell the president, Mr. President, may problema po tayo. Malaki po. Bakit? Kasi yung X-ray, nasa labas po ng costume. At paglabas ng mga cargo sa costume, nasakop ng gobyerno, saka pa lang siya i-X-ray doon sa isang private company owned by Mr. Dennis Uy, owned by the Golden Sun. Did you tell the president? Mr. Chair, no. Although, as I've said, so you have this responsibility. Yes, diba? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. You took your oath as a commissioner to protect the interest of the Filipino people. Now you're telling me, ikaw lang ang gumawa nito at wala nang iba pa? So dapat pala makasuhan po kayo dito. Because hindi nyo nirescind yung kontrata na 25 years na sinay ng custom, ha? Andito, sinayin ng costume, sinayin ninyo? Sinayin ng costume? Na disadvantages to our government. Kaya maraming pumasok eh. Lahat ng mga illegal, rice, sugar, drugs, everything entered that area. Starting 2012 until now, pumapasok pa rin po sila. Alam niyo po ba yun? Well, I will agree with you, Mr. Chair. But may I mention that with the changes, with the discussion of improvement of operations of customs, that in my time we were able to improve collection and had we met the targets and had a surplus collection of 18 billion pesos. I believe on that. But surely, if you put back the X-ray inside the costume, the government will earn more. This is economic sabotage. Economic sabotage ang ginawa po ninyo. Ibig nyo, Mr. Nick Paildon. Economic sabotage. Did you tell to the president that the X-ray is outside the jurisdiction of the government? I discuss it with my immediate boss. No, I'm asking you kung sinabi mo sa presidente. I informed the Secretary of Finance. He's my boss, Your Honor. Sino po ang Secretary of Finance? Secretary Dominguez, Your Honor. At ano sinabi ni Secretary Dominguez? That if I remember, he supported the review by the legal team of the legality of the contract between the service provider and customs. And the issues I remember... reason why the X-ray was conducted outside the custom area is for because the customs area there is I think we are also a locator, and it
we don't have enough space. That's why there's another space. That's the immediate briefing I received when I questioned why this X-ray is conducted outside the perimeter of customs. Because okay. in Taguluan, if I remember, customs is also a locator in that big area. And I vehemently oppose why the X-ray is conducted outside the compound of customs. And there's really a legal issue between it that the commissioner cannot outrightly rescind the contract. Your Honor. Right. Yes, memorandum circular that was issued by Secretary Dominguez. Number 10-2019. On 2019, he issued a memorandum circular. Outsourcing agreements of the Bureau already existing prior to the effectivity of this administrative order shall remain valid. Alam niyo ba ang ibig sabihin itong memorandum circular? Na ngayon nagkakaproblema ang PBDEC authority. Dahil sa ginawang ito na memorandum circular ni Secretary Dominguez, no? Hindi mo pwedeng i-rescind yung kontrata for 25 years. And that's the reason why hanggang ngayon, yung X-ray andun pa rin sa private corporation. That's a problem of the PBDEC right now. They're having a hard time. Custom. Asan ang custom? Hindi. Golden Sun ang nag-ooperate ng X-ray. Private corporation. So, sa tayo dadali nito, Mr. Chairman? Eh, kaya pala meron siyang napuntaan eh. Nag-intel siya doon sa Tagalawan eh. Tagalawan. At sinasabi niya na maraming droga pumapasok. Eh, yung X-ray pala, andun sa labas. At kung nasa labas ka, being managed by a private corporation, anong gagawin natin? Well, hindi ko alam, Mr. Chairman, kung sinadya ito, but the company who owns it, well, it's a friend of the former president. Custom. Yes. Hindi muna. I'll be asking the custom muna para at least alam natin yung update dito. Kasi we want to find out and we will be inviting over in the next hearing, the PBDEC, para malaman po natin ano yung predicament nila dito because they own the properties being leased by this Golden Sun for 25 years. They started in 2012. So, ibig sabihin, Mr. Chairman, hanggang 2035, sila pa rin magmamanage ng X-ray outside the custom. At itong point na to, Mr. Tony Yang, may tatanong po ako sa inyo. Pwede ba kitang tanongin? Okay. Mr. Tony Yang, yung iyong port, kalapit dito, hindi ba? Tagalog po, Tagalog, please. Mag-Tagalog po kayo, marunong man kayo mag-Tagalog eh. Pero, Tagalog din. Yes, okay lang. Yung port mo, kalapit nitong port na to. Sanjia still. Oh, Sanjia City, malapit sa PBT pa. Yes, malapit, di ba? Oh, okay. PBT. Mr. Chairman, before kasi we were talking about the Sanjia Steel Corporation, they own the same port. Ganto rin, meron silang port. Na kung saan, Mr. Chairman, nakakapasok din sa kanila. At sila, yung kanilang negosyo, yung steel manufacturing company nila, dun din po natin pinadadaan yung mga illegal yung mga ibang goods that comes from the different countries. Now, custom, andyan yung custom, inibitahan po natin. Can we ask some questions sa custom? Andyan ba? Asan? Bureau of Customs? Bureau of Customs. We want to be updated on this issue. Please sit down, please. Custom, may we ask about the path of going through this because the contract with the Golden Sun Cargo Terminal Corporation hanggang 2035.
2037. So, can you give us some updates on this issue? Kasi this will, ito po malaking kawalan ng pera sa gobyerno. Ang dami po pumapasok dito. Kaya pala nakawalan tayo ng maraming containers eh, because dito po pumapasok eh. Yung mga smuggled goods dito pinapasok eh. Surely dito. Bakit? Nasa labas yung x-ray po ninyo eh, di ba? So tell us. Your Honor, good evening, Mr. Chair. To be candid, at that time, Your Honor, I was still not connected with the BOC, but I have contacted our superiors to seek the proper information, Your Honor. But at this time, Your Honor, I cannot give you the answer, Your Honor. Okay, can you please ask them? Yes, Your Honor. I already... Mamaya, kasi hanggang alas 12 naman po tayo dito, you can ask them. Yes, Your Honor. So ask them about the direction of the Bureau of Customs with regard to this this X-ray that are being managed by a private corporation. Because I think there is reason to cancel that contract. Yes, Your Honor. Wala akong nakikitang dahilan para hindi nyo cancelin yung kontrata eh. Kaya pala tayo marami na babalitaan dyan sa Tagalawan na yan eh. Yung palang reason eh. Kaya marami nakakapasok eh. Walang nagsasabi sa atin. This is an well, the function of this Congress, the function of this committee, yung oversight power namin, now we are exercising it. Because we're losing a lot of money because of that. And Mr. Chairman, I just wanted to show you yung yung Golden Sun. Pakita mo lang yung Golden Sun. Can you kindly show the picture? Dalawang Golden Sun. Yung picture. Two. Yan, kasi pakiilaki mo lang. Mr. Chairman, ito po yung Golden Sun 999 Realty and Development Corporation na binabanggit po nyo kanina. At ito namang nasa kanan, ito yung Golden Sun na nag-ooperate po doon sa Tagalawan. Ito pong Golden Sun 999 Realty and Development Corporation is ay pag-aari po ito ng Eddie Yang, ni Rose Nonolin, ni Hong Yang Xiang, na kapatid ni Tony Yang, at si Alvin Tin Ganituen at si Lin Wen Sai. So basically makikita na muna po yung mga connection. And even dito sa ating government, napapaikot po tayo. They were able to get a subcontract lease, no? Para mag-operate sila in a private capacity to the detriment of the government, losing a lot of money because the custom allowed it. For the meantime, Mr. Chairman, yun lang po muna at maraming salamat po. Mr. Chair. Thank you for your Mr. Chairman. Yes, Commissioner Lapena. May I just express my agreement with the Honorable Congressman Fernandez. And indeed, our revenue collection will greatly improve if we have those X-rays. And in addition, maybe you can include this also in the program, is the automation of our customs. That from the port of origin, there will be already a declaration of the amount of the goods that enters our country. So pagkagaling doon sa port of entry, naka-send na dito sa Philippine Customs Port. So kukulik tayo na lang. And then even the if we automate, even yung mga brokers hindi na kailangan pang magpunta diyan sa customs area. Pwede natin sila for automation na lang. And there will be less human factor at magkakaroon ng less corruption. Ma-address yung ating problema diyan pag if we will automate, Your Honor. I agree with that, Mr. Chairman. Kung wala pong intervention na manggagaling sa pinakamataas ng ating pamahalaan. Mr. Chairman, I would like to invite yung sub-collector ng PBDEC port sa MCT operated by the MICPSI,
si Attorney Tom Dagra, ang sub-collector niyan. At yung sa MCT Port Tagalawan, collector ng Region 10, si Mr. Alexander Lumontad. And at the same time, we need to invite those personalities as well of the Golden Sun Golden Sun Cargo Examination Services Corporation, the owner, and at the same time the board of directors will be inviting them over to be present on the next hearing. Maraming salamat po. Yeah, and also you. Mr. Chairman, the PBDEC authority must be invited as well, because I think sila po yung nagpalis ng lupa for 25 years. Okay, thank Comsec, you. Please take note of the request of Congressman Dan Fernandez. Thank you for reminding me. Comsec, please take note of that. Now, we will now move to another presentation. Senator Trillanes, Congressman Acop, the basis for the invitation that we sent to Senator Trillanes for today's committee hearing? Yes, Mr. Chair. In the 13 November 2024 hearing, where former Senator Trillanes appeared, he was required to present evidence suggesting links between the Duterte family and drug lords. He was also required to provide additional evidence related to Pidigong's alleged involvement in the drug trade, and to present documents purported to show money trails linked to drug proceeds, and details on the various cases filed by the Honorable former Senator Trillanes, including plunder and illegal drug smuggling charges. And last but not the least, Mr. Chair, bank documents linked to former President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. I just would like to ask Senator Trillanes, how many minutes is your presentation, more or less? Mr. Chairman, I think it would last more or less an hour, isang oras po. Pero ito po, makukompleto yung picture. Papakilala ko po yung mga players, yung mga key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakard. Say, you will be showing names, no? Yes. And yes, what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we can stop for a while so that questions will be asked. And then once questions are finished, then we can proceed with the ano. Para hindi ho tayo... para klaro rin ho, kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Comsec, can you please assist Senator Trillanes? Yes. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition, and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel. Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, dun po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya.
Paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How long did you, how much time did you spend there? Ganun ka ba ang istorya ng personal ko na nabuhay? Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department noong araw. And then 1982, April 16, na appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro DISCOM. By 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay. Nung 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard, so isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, hindi ko nagkamali, 1988, and then nag-umpisa ang Davao Death Squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga walo kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay ng pumatay kami ng maraming tao at tumanggap ng tumanggap kami ng maraming pera galing mismo, personal, kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes, sa kanyang bodyguard driver na si SPO4, Sunny Bilaventura, and ito si Christopher Bongo, na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Davao Death Squad. Yan si Bongo, tagabili ko lang yan, Maruya. 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 Yung pinilitong saging. Opo, paborito so, ko rin dito, po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kanyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat nalaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang bilip dito. Nawala na po yung... kami, nawala ang bilib ko sa kanya dahil di-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and pushers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon. Missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap kay Alan Yap. Nasaan na po yung Alan Yap? Nasa Loud Valley na po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap.
na Tamilang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang .45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SP-04 Benvenido Laon. Another naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspekan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko. Dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SP-04 Desiderio Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Disiparate-siparate ito para mahirapan kami mahuli. Another okay. Na pinakidnap ni Mayor Duterte. Si Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam na karibal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yangon Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is, pagka record ko, is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SP-04 Benvenido Laon, ako, SP-04 Desiderio Claribel, and Police Inspector Paul Hincio Pabo. Iyan na po. Wala lang akong ilagay iba. Yan po ba lahat nando sa affidavit nyo? Yung sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Danny Ong at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then police captain Asierto yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na duga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the lord, drug lord sa Davao City. Bakit? E bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey ko, alias Joey ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga sub-users and posters sa Davao City, pangalanan ko na, si Danny Ong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DDS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Oy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga fans campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. 2001. And then, inutosan ako personal kasama si SP-04 Sunny Bonaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Oy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay
investor sa Davao City from China. Lalo pa yan si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang canpis factory sa Dumoytoril, Davao City, which was later discovered as Isabel Laboratory. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How long did you, how much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na... Is there any chance, sir, na pwede niyo ma-divulge? So, dun sa first first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Lascañas na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito po, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Secretary at sandali lang, ano, as technical, I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pinipresent mo ay, yan ba yung basis nung iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, ano? Diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Sige po. With your indulgence. Sige, thank you. Sige, Secretariat, can you assist again? Or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posane at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo Late Islam, yung pagpatay kay Christopher Hugh. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, I mean, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words, pag ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin yes. Po sa ano? Yes, in fact, yung si Edie Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko.
at napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names, no? At mabiverify ito. Is there any chance, sir, na pwede? A lowly employee noon sa Davao. Noon naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. Pinyo ma-devolve sa amin kung gaan. Next video. Ayan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit muna si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala. At ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charitan, Samioy, and po Duterte. Paano? Yun po ang masasabi ko at yun ang yung ibang karibal niyang drug lords, katulad ni Mayor Aldon Corujino, ay pinapapatay na niya. Sulo na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, yes. Meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva iba na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities ko no, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon na 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, involved yan siya. So just to reiterate habang sineset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa company ni Duterte when he was still mayor. And doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Sir, mula po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, you know, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may mga, may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when, you know, may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisagdag, okay, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang 120 testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Turin. Dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung anim
na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin at additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito, dinala ko sila sa Laon Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Young at the time. At maliban dito, nakakuha ako ng 6 na mga small cell phone Nokia sa kanila mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay Espiritu for Sunny Bilipintura yung araw na yun, after the New Year. Kaya sabi niya, ipapurinsic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiritu for Bin Laud, yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Young, Sammy Oy at Charlie Tan. At of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.